What's up, mga ka-journey? Tara! Ginaw ko dadaan yan. Yay, she's done it. Sana sunod-sunod na to. Sana mga ka-journey, tuloy-tuloy na to. Bukas kawit, ganun. Sana nga magising tayo maaga. Hindi, pupunta pala ako school eh. Ayun. Ayun ang, yun ang magiging content ni Mama bukas mga ka-journey. Ayan. Grabe, ang daming taba. Naipit na lang yung tiyang ko. Tarahan ko yung tam. Para maiba po yung tam. Oo naman. Facing natin ah. Pang napakaramdam ko eh. Whoop! Ano mga ka-journey, dito na tayo sa PN. May sasakyan ko. Keep you again. Hirap huminga mga ka-journey. Ang hirap huminga. Kaya binaba ko yung mask ko. Mamamatay tayo pag nakamask na nagbabalik. Pero hanggang ilong lang naman. Basta para makahinga kayo mga ka-journey. Ang hirap huminga huminga kasi pagod ka na. Tapos hindi ka makahinga ng Second lap. Ang sarap pumedal, kaya lang hindi mo mahabol yung hininga mo pag may mask ka, ang hirap parang may sumasakit no? Dito tayo. Still in the game. Kala ko na hindi ko makaya. Ang dami. So nakita niya naman ang ganda ng lugar namin. May tabing dagat talaga kaming pinupuntahan. And talagang nag-decide ako today lalabas ako. Kailangan lumabas ako whether I like it or not. Even if I don't feel good or I feel good, I still have to go out. Kasi pag di ko ito inumpisahan, wala, dadagdag ng dadagdag yung bigat ko. Grabe nang tinaba ako mga ka-journey. Lahat ng pinaghirapan ko, wala na. All gone. Andito na naman sila.
reunited kami. Well, anyway, wala tayong magagawa kasi yung pandemic na yan, panira talaga ng buhay ng mga tao na yan. And I don't intend to stay that way, bitter about sa kanya. Ayun oh, pakita mo sila. So, tingin hapon dito sa amin, masaya kasi maraming nagbabike, maraming nagja-jog, maraming nag-exercise. Ang problema ko lang talaga, this one, na-try ko na for the second time, ang hirap huminga pag naka-mask. Although sinasabi naman na pwede yung mga cyclist na walang mask, the problem is, may mga naninita pa rin, kahit nga face shield hindi dapat eh. Ang hirap talaga huminga, imbis na yung exercise mo, yung benefit from it, parang magkakaroon ka pa ng sakit. Kanina parang may sumasakit na dito kasi tinodo ko yung pacing, ayaw kong palitan. Hindi ko magawa kasi parang, oops, ang hirap talaga pag nakaganito. Hingal ka, labaw ka, hingal ka, labaw. Ayan yung mga isa sa mga nakikita namin na hindi nabibili ng pera. Isa yan sa mga biyaya ng Diyos na binigay sa atin that money cannot buy. Ganda ng sky. Minsan pagpalubog, doon kami pumunta. Ala, punta ako tayo. Naminig yung tubod ko. Yan ang sinasabi ko mga ka-journey. Bigla sumusumpong ng lalambot ng mga binti ko. So I really need to go out more and pedal more. Kasi nagkakaroon na ng yung magandang epekto sa mga binti ko. Hindi ko naman magawa kasing everyday kasi most of the time, I don't feel good. Ngayon, nagkalakas ako ng loob lumabas. Kaya maraming salamat sa araw na to. So, ano ba ang pwede natin pag-usapan? Ano ba ang gusto nyo malaman? Comment down below. Kung meron kayong mga kailangang itanong sa akin. Kasi karamihan na nagko-comment sa vlogs ko, sa mga bike vlogs ko is, first is, ate, anong size ng bike ko daw? 46 ang size niyan. So, ang first na dapat inaalam, pagsakay mo, tumayo ka on your both feet, ang tinatawag doon yung inseam, yung umpisa sa crotch mo, hanggang doon sa talampakan mo sa may sahig, dapat relax kang nakatayo at hindi alam nyo na kung saan dapat umabot yung crotch. I think it's crotch. Basta doon sa pundilyo ng inyong shorts or pants. Ngayon, ano pa ba? Size frame, ano pa ba ang tanong nila? Magkano ko nabili yung sandpit ko? Well, doon sa binila namin, it's 18.5 sa LJ Bike Shop yon, sa may Noveleta. May kasama, so may, kawit pala. Kumakasi kasi kami sa Noveleta, guys, kaya dito tayo. Doon yun sa may LTO, yung mga makakanoon nito ng ano. Mayroon siyang freebie, ang freebie niya ay helmet, itong helmet na to. Ano ba tinatanong niya sa akin? Yeah, it's pure alloy. Lahat ng parts niya. And yung kanyang group set ay Clarice. Okay? Anyway, by the way, it's a Sunpeed Kepler. Black matte. Ang size niya ay 46. And ang kanyang group set ay Clarice. It's a pure alloy. Ang group set niya ay Clarice. At ang kanyang crank set ay Pro Wheel. Naalala ko! Imagine, naalala ko anong kailangan. Anong kailangan kong gawin? Tapos, meron siyang 2-speed choices sa harapan at meron siyang 8 sa likod. Ang kanyang teeth ay 52. And that's about it. Okay, ano pa bang pwede kong sabihin kay Pedro? Si Pedro ay galing sa salitang Sunpeed Kepler at saka Skid Row Band na paborito ko parehas. Kaya siya naging Pedro kasi Pinoy ako eh. Pinay at heart and by blood. Love ko pa rin ang bike ko. Syempre kasi pinaghirapan natin mga best yung pinambili dyan. Kaya, don't be discouraged kung ano man ang brand ng bike mo, it doesn't matter. What matters is kung paano mo siya minamahal, paano mo siya sinasakyan, at kung saan kayo nakakarating. And the best of it all is you treasure the moments na magkakasama kayo lagi ng mga anak mo.
na rin, Maria Luca Jones. So if you are not yet into my channel, please hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong kasama ko sa mga journey ko, diba? Kasi one reason why I vlog is I want to make memories with my kids. Di natin alam kung kailan tayo tatawagin ni Lord. Lalo ngayon, di ba? Kausap mo pa lang. So, yun ang purpose ko bakit ako nagbabike. So, please, huwag nyo i-bash nyo. Wala namang ka-enta-enta. Wala namang ka-content-content ang channel nito. Sa akin kasi merong content yan para sa buhay ko. Kasi maswerte yung generation niya. Yun, you get to record everything about your life. Kami, inabutan ko yung camera ay black and white pa. Kailangan kong so kayo talaga, if you can record every moment, every minute of your lives, lalo na pagkasama niyo yung parents niyo. Okay, so that's it for the day. Sa bahay na yung iba. See you later.